Good morning mga kalalabs! Ang lulutuin natin ngayon ay ginisang ampalaya. Dalawang itlog ilalagay ko para masarap. Tapos lalagyan ko siya ng tomato paste. Kasi isa lang ang nilagay ni, isa lang ang kamatis. Inilagay kasi kagabi sa insaladang talong ang isang malaking kamatis. Kaya dadagdagan ko na lang ng tomato paste. Nire-ready ko na itong itlog. Para mamaya ibubuhos na lang. Ito ang ulam namin ngayong tanghali. Habang naggagayat ako ng kamatis. Una ko kasing ginaya ito. Tapos binabad ko sa tubig na may asin. Habang naggagayat ako ng kamatis, kumakain ako nito. Ang lutong. Nakailang hiwa na nga ako eh. Malaki kasi yan. Ano na yan? Ang palaya. Mainit na ang ating kawali. Ilalagay ko na ang sibuyas. Sunod-sunod naman tayo sa uso. Kunain daw ang sibuyas, sabi ng mga magagaling na chef. Kasi diba nung araw sa Bicol, nung kami bata, nung ako nasa Bicol, pag nagluluto, inuuna ang bawang. Sabi ng mga chef, huwag daw unain ang bawang at masusunog daw ang bawang. Unain daw ang sibuyas. Kaya sumunod na lang. Kasi totoo nga naman, masusunog nga naman ang bawang. Gisa, 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 maingay ang sandok, mas maingay pa sa kuda-kuda ko. Ayan. Pag ako kasi nagigisa, dinuduro ko yung bawang na ganyan. Para nakakalabas yung lasa. Iisang kamatis, kaya lalagyan ko siyang tomato paste. Sabi, ginigisa rin daw ang tomato paste. Ayon sa napanood ko, igigisa ang tomato paste kasi para daw hindi maasim. Kamatis, gagayin na natin yan. Pag ako nagluluto ng ampalaya, hindi ko dinadamihan ang sabaw. Kaso si Emily naman, pag yan nagluto, talagang laging masabaw. Kaya sabi niya kanina, ikaw na magluto ng ampalaya. Mas masarap ka magluto niyan. Tsaka hindi ko ino-overcook. Naalala ko kasi nung kumain kami doon sa fast food, inilibre ako ng pinsang ko nung dinalaw namin sa cemetery yung panganay niyang anak. Doon sa landmark kami kumain kasi sa Makati yun. Kumain kami sa landmark ng ampalayang ulam namin sa fast food. Halos green na green pa talaga yung ampalaya. Half cook. Kaya nga, nang lulutuin lang natin mabuti yung kamatis. Kasi alam niyo ba, kalalabs, yung mga kamatis, yung kamatis na yan, sikreto niyan, para hindi mapanis ang inyong mga luto. Lutong-luto yung kamatis na yan. Hindi agad na mapanis, lalo yung mga babaunin sa trabaho. Turo naman yan ang kamag-anak ko rin. Lutong-luto hanggang namimilipit na daw yaang ano, yung galat ng kamatis. Para daw lutong-luto talaga yung kamatis niya. Kaya pag nakita ko ng pilipit na yung balat ng kamatis, pwede na yan. Pwede na yan tubigan. Ah, ilagay yung ano pala, hindi pala tutubigan. Yung ampalaya, ilalagay na yan dyan. Ilagay ko yung tomato paste. Igigisa natin itong tomato paste. Para maluto siya. Tapos, ang tira nitong tomato paste, lagay ko lang yan sa, talagay lang namin yan sa rep ng kapatid ni Emily.
para panluto ulit. Okay pa rin siya. Dagdagan pa natin. Ang sarap yan ng spaghetti may tomato paste. Dikit, nagdidikit-dikit yung spaghetti. Hindi na iiwan yung sauce sa plato. Ganun ang ano eh. Spaghetti sa... Pag nagluto ako yung spaghetti, nilagyan ko tomato paste. Para siyang katulad ng sa Jollibee. Nakadikit yung... yung sauce sa spaghetti. Hindi na iiwan sa plato. Lagay ko na rin ang... ampalaya. Ayan. Ampalaya! Ampalaya! Magtitira ako ng ilang piraso para kakainin ko ng hilaw. Papapaking ko habang nagluluto ako. Ayan. Ganda na ng kulay. Sarap sana niya kung may hipon, ano? Tama na kasi sa amin ang itlog lang sa home. Pag sinunod mo lahat ng gusto mo, na ulam, wala. Mahirapan ka ng budget. Tutubigan ko na. Naka-ready na rin ang tubig ko. Ayan. Pagkulo niya, ilagay ko na yung itlog. Ayan. Isang mug lang ilagay ko ng tubig. Di ba ang pula na, oh? Ang ganda. Baka maasim na to. Hindi ko pala naasinan yung binati kong itlog. Aasinan ko na tong gulay. Asin, asin, asin. Asin, asin, asin. Asin, asin, asin. Halo, halo. Halo. Ayan ang mga kalalabs. Kumukulo na. Ilagay na natin ang itlog. Ang itlog, itlog, dalawang itlog. Ayan na. Tapos yung nung kumain kami sa Landmark, ang itlog nila, ano rin, halos half cook din. Ayan, ano pa ba yung kulang? Nalagyan ko na ng asin. Nalagyan ko na ng itlog. Ayan o. Diba? Ang ganda ng kulay. Kasi may tomato paste siya. Pwede na yan. Baka ma-overcook naman ang ating gulay, mga kalalabs. Pwede na po yan. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye. Thanks for watching.